Magandang araw mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa mga tips para malabanan ang mga pesting anay. Sa video ng ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin ang mga impormasyon na dapat mong malaman tungkol sa mga anay at kung paano ang dapat mong gawin para mawala ang mga anay sa loob ng iyong bahay. Ang mga anay ay isang uri ng insekto na naninirahan bilang kolonya at kumakain ng mga kahoy bilang kanilang mga pangunahing pinagkukunan ng nutrisyon. Dahil sa kanilang ugali na pagkain, karamihan ng mga bahay dito sa Pilipinas ay nanganganib at nagkakaproblema dahil sa anay. Ang mga anay kaibigan ay pwedeng manirahan sa mga halaman o sa mga kahoy na hindi mo man lang makita na merong palatandaan na nandun pala sila. Ang insektong ito mga kaibigan ay sadyang dinisenyo para kumain ng mga kahoy, pero kumakain din sila ng mga papel. Pero ito kahit saan pa man nakatayo ang iyong bahay, tiyak na mabibisita ng anay ang iyong bahay. Ang mga anay kaibigan na kumakain ng kahoy sa loob ng bahay ang siyang pinakakilalang uri ng mga anay. Ang mga uri ding nakatira, may mga uri din na nakatira sa ilalim ng lupa at gumagawa ng mga tunnel na kayang sumira ng bahay mula sa ilalim. Ang mga anay ay hindi apektado ng pagpapalit-palit ng panahon. Kaya nga, mahalaga ang pagkakaroon ng isang konkretong plano kung paano sila pupuksain. Hindi nila kinakailangan ang mahabang panahon para makagawa ng pinsala sa loob ng iyong bahay. Eksperto sila sa pagsira ng mga gusali, kaibigan. Narito ang mga uri ng anay. Mayroong tinatawag na anay na subterranean. Meron dito tinatawag na anay na drywood. At may tinatawag na anay na dumpwood. Ano nga ba ang mga mabisang pamatay sa anay? Kapag nakumpirma mo na ang anay nga ang kumakain sa mga kahoy sa loob ng iyong bahay, kinakailangan mong mag-isip ng paraan kung paano sila susupilin. Pero bago ka gumawa ng hakbang kaibigan para puksain ng mga pesting anay, ay dapat maalis mo muna ang mga pinagkukunan nila ng pagkain. Kung halimbawa may mga nakatambak kayong mga kahoy na panggatong sa bahay, mas makakabuti na alisin mo muna ang mga ito at ilagay ito sa lugar na malayo sa bahay. Ang anumang tabla, kapiraso ng kahoy o kahit mga papel ay kinakailangang mailayo mo sa pundasyon ng iyong bahay. Ang mga anay ay naghanap din ng mga butas na madadaanan para makapasok sa sila sa loob ng iyong bahay. Pero hindi sila makakapasok kinakailangan mong maglagay ng screen o anumang harang sa mga pinto at bintana at sa mga butas para hindi sila makapasok ang mga pesting anay na ito at makapinsala. Ugaliin mo din ang madalas na paghanap o pag-inspeksyon sa mga kahoy. Ugaliin mo rin ang madalas na pag-inspeksyon sa mga kahoy na bahagi ng iyong bahay at agarang pagkilos upang patayin ang mga pesting anay kung sakaling mapansin mo na meron sila sa inyong bahay. Ngayon, ano-ano nga ba ang mabisang mga pamatay sa anay na pwede mong pagpilian, kaibigan? Pwede kang gumamit ng mga pamamaraan
tulad ng paglalagay ng harang o barrier para hindi si makapasok, para hindi makapasok ang mga peste sa loob ng iyong bahay. Halimbawa, ang mga anay na hihirapan kumilos sa buhanginan. Kaya ang paglalagay ng buhangin sa palibot ng pundasyon ng bahay ay makakatulong para maiwasan mo ang pag-atake o kahit ang mapabagalin man lang ang kanilang aktibidad. Maaari ka rin maglagay ng mga screen na gawa sa metal o anumang butas o siwang na sa tingin mo ay pwedeng gawing daan ng peste. May mga chemical din o pesticidyo na aprobadong gamitin para sa mga anay na kilala sa tawag na termiticides. Makakabili ka ng mga ganito online o sa mga hardware store na malapit sa inyo. Sa isang spesyalista o sa professional na termite exterminator, ang pinakapopular na pesticide formulation na pumatay sa anay ay tinatawag na bait o pain. Ang bait ay nilalagay sa loob ng kolonya ng anay at kapag kumain dito ang mga pesting insekto na ito, sila ay namamatay sa kalaunan. May tatlong uri ng kemikal na pwede mong gamitin bilang mabisang pamatay ng anay. May likidong pestisidyong pamatay ng anay na inilalagay sa lupa. May mga nabibili naman sa pagtatayo ng gusali na dati nang nilagyan ng mga gamot laban sa anay. May mabibili pang mga lason sa mga anay na ipinapahid mismo sa mga kahoy tulad na lamang ng mga sulignum. So ito lang mga kaibigan ang ating video tungkol sa kung paano ba mabubuksa ang mga anay sa loob ng iyong tahanan. Sana ay may natutunan kayo mga kaibigan, at kung gusto nyo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para kayong updated sa mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.